Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang laban ni Bakosa, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So naganap na nga po ang official and final weigh-in ng anak ng ating pambansang kamaumani ni Pacquiao na si Eman Bakosa kahapon lamang. Ito po ay dahil magaganap na mamaya ang kauna-unahang laban niya para sa taong 2024 sa Blow by Blow Boxing Event kontra sa kapwa Pinoy na si Jovenson Taguig. Ito na po ang magsisilbing pangatlong professional boxing fight ni Bakosa magmula nang siya ay tumungtong bilang isang profesional na boksingero nitong nakalipas na taon lamang. Subalit ang maganda po dito ay talagang napaka-aktibo ni Bakosa, kung saan tatlong beses na agad siyang nakalaban sa loob lamang ng 5 buwan. Sa kasalukuyan ay may record itong 1 panalo with 1 knockout at 1 tabla. Madaming fans naman ang natutuwa kay Bakosa dahil nakikita ng madami na desidido daw talaga ito sa pagboboxing kasi napakasipag umano nitong mag-ensayo. Bukod dyan ay napakaswerte din talaga ni Bakosa gawa ng madalas niyang makasamang mag-ensayo ang nag-iisang 8 Division World Champion ng boxing. Tapos lagi pa siyang binibigyan ng mga payo ni Pacquiao na talaga namang napakalaking bagay. Hindi lang sa kanya kundi para sa lahat ng mga bagitong boksingero na nangangarap maging matagumpay sa sports ng suntukan. Sa kabilang banda naman mga idol ay tila naglabas na nga po ng sama ng loob ang Japanese monster and current undisputed super bantamweight world champion na Oya Inoue. Nang dahil sa hindi niya maagaw-agaw ang trono ni Unified Welterweight World Champion Terence Crawford sa pagiging The Ring Magazine number 1 pound for pound king nito. Hindi pa po kasi kontento si Inoue na natalo niya na si Crawford sa mga Fighter of the Year Awards para sa taong 2023. At bagkus gusto din talaga nitong maging number 1 top pound for pound fighter ng boxing ngayon. Giit ni Inoue sa latest interview nito na nakapagtataka lang daw kasi nasungkit niya naman daw ang mga Fighter of the Year Award tapos binoto din naman umano siya ng mga media sa Amerika bilang number 1 best active fighter. Pero bakit daw ba hindi pa din siya ginagawang pound for pound king ng The Ring Magazine? Baka umano may mga kriteriya para sa pound for pound king na hindi niya alam. Basta ang alam niya lang daw ay 2 beses siyang lumaban sa nakalipas na taon, habang si Crawford naman ay 1 beses lang. Para po sa mga hindi nakakaalam ay taong 2022 ay naging pound for pound king na si Inoue matapos niyang talunin via second round knockout ang ating kababayan na si former 4 Division World Champion Nonito Donaire Jr. sa kanilang naging 3 belt unification fight. Subalit sa kasamaang palad para kay Inoue ay hindi nagtagal ang pag-upo niya sa trono na yun dahil agad siyang napalitan matapos talunin ni Alexander Usyk si Anthony Joshua. Si Usyk na ang naupo sa pwesto hanggang sa napalitan ito ni Crawford gawa ng pagtalo nito kay Spence, habang si Inoue naman ay kasalukuyang nakaupo ngayon sa 2nd pwesto. Malaki ang posibilidad na bumagsak si Inoue sa 3rd pwesto kapag naging matagumpay si Usyk sa undisputed title fight nito kontra kay Tyson Fury. Kaya naman kung gusto talaga ni Inoue maging number 1 pound for pound king, ay kailangan niya ng lumaban sa mga boksingero na malalakas din talaga. Mahanap niya ang mga ito kung aakyat siya ng featherweight o super featherweight division. Bagay naman na medyo malabo pa sa ngayon.